after ng The Clash, marami tayong nagawa. Yung first single na pinromote ko rin dito, yung Larawan. Larawan mo. Sabing hits yun sa Spotify. Nagkakamali, kasabay mo pa si Garrett. Si Garrett. Oh, magkasabay kami ni Garrett. Oh. Oh. Tanda ko pa. Very, very sharp ang memory. Oh, okay. Nag-ano tayo. Yes. Tapos, after nun, ano, ginamit din yan sa isang Korean novela. Korean novela. Tapos, nag-concert. Nagkaroon ako ng concert with Mikey Quintos. And, yun, continuously, nakikita pa rin ako, of course, GMA shows. And, ito nga, second single ko under GMA Music, Maghintay Ka Lamang. Isang revival naman this time. Wow. Ito yung, kung hindi ngayon. Yan mismo. Hoy. Iba yun. Pero Sir Anthony, ha, ito ha. Ninais kaming itanong sa'yo, Sir Anthony, gaano mo kamahal ang karera na tinatakbo mo ngayon, ang music? Gaano? Sobrang mahal na mahal ko. As in, I cannot see myself doing anything else aside from singing. Gaano ka ka-passionate na parang nung na-realize mo sa buhay mo, ito na talaga yung lalakaran ko, na ano pa yung mga plano mo sa karir mo? Bukod sa pagtugtog ba o sa pag-awit, meron ka pang nice gawin habang kumakanta ka? Siyempre, ano eh, parang nabigyan na tayo ng chance to enter the industry. Gusto ko naman yung next goal ko maging kagaya pa rin ng mga idols ko. To be the idol na kung sino sila. Like, speaking of idols, sino sila? Idol ko kasi si Sir Gary Valenciano. Ayan, sino pa? I want to be like him. Parang ganyan. Yung mga talagang big icons sa atin, like Martin Rivera or Ogie Alcacid. Pero I know it will take a lot of hard work for me to become like them. Pero slowly. Kasi parang minsan napapikit na lang ako na parang parang few years ago, hindi naman ako... Ito na. Wala naman ako sa lugar na ito eh, pero nangyari siya. Oo. So, anything is possible. Basta bigay mo lang yung heart mo sa kung anong ginagawa mo. And always be nice sa lahat ng tao around you. And you will be blessed eh. Kung baga, yung karma, it will come back. What's coming, you will get what's coming for you. Maganda naman. Saka hindi malabo mangyari bukas makalawa, kakulab mo na sila Gary B. Ay, Martin Rivera. Salamat. Pero speaking of Sir Gary B, ano pa yung mga paborito mong awit ni Sir Gary? Pinaka-favorite ko alam ng fans kaya. Sana maulit-muli. Sana i-play mo. Sana mapakinggan namin yung awit ko. Yung version ni Sir Anthony. Kinanta ko yun sa The Clash. Ay. Kinanta ko yun sa The Clash. Ano ulit? Parang updated kami. Sana maulit-muli. Kung kaya kong iwanan ka, di na sana asa pa. Ganyan. Grabe naman yun. Tugot-tugot. Wala nang countdown, rekta na kagad. Wala nang countdown. Pero ano yung sikreto sa pag para ma-maintain mo yung ganyang boses, Sir Anthony? At yung ganyang mukha, ano, paano ba sikreto niyan? ang sikreto sa mukha, yung skincare ko, NV. Yun lang, ayan. Pwede niyo puntahan niyo sa Scott, sa Ralba, sa... Ayan. Lapit lang yan. Sa boses naman, syempre, kahit anong mangyari, pag artista ka, ang lagi mo kalaban po yan. Pero pag may time ka magpahinga, pahinga ka. And huwag iwasan ng mga bisyo. Bawal mag-smoke, bawal mag-inom. Ayan. Pero yung technically, yung mga may daily routine ka ba na kailangan gawin ko to araw-araw o pagkagising mo ng umaga? Pagkagising, not naman necessarily pagkagising. Bago kumanta, kahit on the way, nag-hum ako para lang naka-warm up ako. Naka-warm up ako. Actually, mas mapakiramdam ko ngayon. What? Oh, pahipo nga ng Lego kung mainit. Lahat ipo yung mapapsol. Pero, syempre, ba't ako lagi naman ako nag-hum? Hindi naman ang gumaganda yung boses ko. Kanya-kanya ka na lang eh, no? Galing lang talaga. Para pero na, yun lang, dapat laging, parang kotse, painitin mo. Exercise, walang... Exercise, ano eh, pag ngayon wala mo na exercise. Pag malapit na yung summer dyan, mag-exercise. Ayan na, palabasan na lang ako. Kailangan na magulat ulit. Well, ito na nga mga kapinas, gaya ng sinabi namin sa inyo, meron sa ating hatid na bagong-bagong brand yung nakawitin si Sir Anthony. Ito bang sana maulit muli? No, maghintay ka lang. Yung Engarami pala yun, yung kanina. Ngayon, maghintay ka lang. Ano yung feeling na nabigyan ka ng chance na ikaw ang mag-revive ng awitin na to? Sobrang laking responsibility. Parang feeling ko kasi pag nag-revive ka, it has to be better. Kung hindi man, kailangan masigitan mo pa o tapatan. Kung either of the two hindi ko magawa, paano na? Pero paano mo na-handle? Paano yung ginawa mong areglo, atake? I made sure na
yung mga makikinig ng mga millennials, mm-hmm. madidig pa rin nila yung song kasi it's kinda old. It is really old. Pero, syempre, pag nabigyan mo ng feels ng millennial, para makarelate sila. Oo. Oh, pero ano ba yung ano? Ano ba yung sikreto para maging millennial ang dating ng isang kanta? Ng lumang Kailangan, ano eh, pusuan mo eh. Kumbaga, let them feel what they hear. Kumbaga, hindi lang basta kakantahin. Ngayon kasi sobrang emotional. Ano, lahat. Pati boses. Pag ano, pag isang hugot song, talagang kakagatin ng mga listeners. Yun din yung napansin ko sa mga millennial. No? Dati pag kumanta ka lang ng ordinaryong lyrics lang, yun lang. Pero ngayon, kailangan, pag sinabi mong iyak, kailangan yung boss mo, iyak! Pero maganda naman. Kaya yung pagkatama rin talaga. Malinaw, isa namin pwedeng ma-avail at pwedeng mapakinggan ang awitin na Maghintay Ka Lamang. Siyempre, pwedeng-pwede niyong i-download at stream yung song Maghintay Ka Lamang under Jimmy Music sa Spotify. Yun! Ayan, of course, sa iTunes, nung re-release natin yan, top 3 yan sa iTunes yes. charts. Congratulations! Thank you so much. And gabi-gabi po, sa prime time sa GMA 7, kakalabas lang po ng pinakabagong Korean novela. Wow. Offering ng GMA 7 ng Sky Castle. Highest rating to ng Korea. Wow, grabe to. Pilot episode niya last night. Ito po yung theme song, yung Maghintay Ka Lamang. So, mapapakinggan niyo po siya gabi-gabi. So, ito na yung pinaka, yung second na ikaw ang gumawa ng song. Pero ito, this time, this is the main song. Main at na, oh. Ito yung pinakamalaki. Kasi wow. Yung Sky Castle, dinob ng mga big artists eh. Yung mga bida. Like, nandiyan si Lotlot de Leon, Angelica de la Cruz. Yes. Who else? Lima sila eh. Mm-hmm. So, sobrang... Pinanood ko yung pilot episode kagabi. Mm-hmm. Maganda siya. So, ito ba parang bago mo kantahin yung song na to, kailangan panoorin mo muna, ma-feel mo muna yung si, yung pinaka-Korean novela? Hindi naman. Kasi the song itself, maganda na. Yun na yun na yun. Lalabas na. Pero what if mabigyan ka naman ng chance na ikaw naman yung bumida sa mga teleserye? Nako. Yun yung sinasabi ko kanina eh. Di ba? Ay, nga pala. Na-try ko na yun. Lumabas na ako sa isang show sa GMA. Parang para sa akin kung mabibigyan ng chance, why not? Kasi parang feeling ko yung singing tsaka acting. Oh, tsaka magkamukha pare naman tayo, hindi naman. Oo, abay tayo. Kapal? Pwede, pwede. Pag, pag kumakanta ka kasi parang kung nag-acting din. Oo nga eh. Tsaka hindi malabong mangyari yun. Pero kung papipiliin ka? Love first love ko talaga. Music talaga. Music. Mm-hmm. Well, definitely sana marami pang telenovela ang gawin mo na soundtrack ka syempre. Hindi lang yun. Marami pang way na makikita natin at ma-mention si Sir Anthony. Yes, yan. Well, anyway, sino mga gusto mong pasalamatan, Sir Anthony? Ayun, so, Severe, thank you so much. GMA Music for this opportunity to revive Maghintay Ka Lamang. Sa GMA Arts Center, maraming salamat. JP Entertainment, thank you so much. Sa aking mga sponsors, maraming, pwede mo mag-thank you, Pops. Sige lang, sige thank lang. Thank you so much sa aking skincare. Envy, maraming time, salamat. Time. Ha? Baka bibayad eh. Sige, sige lang. Thank you din po sa aking dental care, A Beautiful Expression and Great Smile Family Dental in Canada. And sa aking